Gandang araw po mga ka-farmer, welcome back po ulit sa ating channel. Ngayon po ay magpapalit ako ng pangilong dun sa aming pinakamabait na baka. Yan, so papasyalan natin yung baka ni Kuya Arnel. At talagang tinawag pa ako at natatakot daw, baka daw siya ay makilala, ay madalala daw sa kanya. Kaya ating sasaglitin muna ngayon at ating papalitan ng pangilong. Yan, syempre ka-farmer, bago tayo sumugod sa laban ay dapat nakahanda na ang ating mga sandata, pangilong, kutsilyo at ekstrang lubid. Wow! Yan, so kukuha muna tayo ng ratilis mga ka-farmer. Kaso mataas yung iba, hindi maabot. Alin na? Ay, may paso na eh. Hindi na. May paso na rin. Diba, ipapasok na natin yun doon. Kaya na yun. Ikaw lang maglalagay dyan doon. Hindi ako ano, gawa lang. Kapag ako yung lumapit doon ay... Maladala. Ano ang kakawadan? Yung ito. Ito? Hindi na. Kaya na yun. Eh, paano yung tinitrink ka mo? Tatalihan ko lang ako muna. Tatalihan. Yan, mukhang mapapalaban ako dito sa isang ito. Napakailap. Hindi lang mailap, talagang ano, nalaban talaga siya. Talagang ala niya kasi sasaktan siya. Malaking bagay talaga yung pag-aalaga dito nung unang may-ari. Dahil kapag ang baka na dala na yun sa una, ay napakahirap talagang paamuin. Isang linggo na yata ito dito sa Bartolina nung inilagay namin. Pero dapat, maamo na ito eh. Ngayon natatakot si Kuya Arnel na palitan ng pangilong dahil baka sa kanya magalit. Yan, pagka ganito mga ka-farmer, ay ano lang, aralin nyo muna yung baka. Pag kayo naka-encounter ng ganitong matatapang na baka. Saka gagamit muna tayo ng ano, suportang lubid sa leeg. Dahil tatanggalin natin yung pangilong niya. Kapag ito yung nawala na ng lubid, ay delikadong makalpas. Wala na akong magagawa dito. Mahirap ulihin ng ganito. Kaya kailangan may suporta. So ayan muna natin siya na magwala. Ayan, itong bowl na ito ka-farmer, tandaan nyo itong bowl na ito ha. Ayan, ang tawag dyan ay overhand knot. Overhand knot, yan ay humihigpit habang nahihila. Kaya ganyan yung bowl ko sa kanya ka-farmer, para kahit pa paano ay manghina siya. Kasi medyo masasakal yan. Hindi naman natin papatayin yung baka, ano. Siyempre, ang gusto lang natin, mapahina siya kasi wala naman tayong magagawa dito sa baka ito. Kapag humina na yung ano niya, punti na lang yung hangin na ano niya, na inhale niya, automatic manghihina yan. At yun yung pagkakataon natin para mapaltan siya ng pangilong. Kasi kapag ito ay sasabayan natin, wala talaga tayong magagawa. Malakas masyado talaga ang baka. So, itandaan nyo yung ka-farmer, yung overhand knot. Gamit yan kapag kayo sa mga baka nakakalpas, pag kayo ay mansisilo. Pagka halimbawa ka farmer, may nakalpas kami yung baka, siguro pakita ko sa inyo yung ano, diskarte sa panghuhuli. Pero syempre hindi natin ito pababayaan makalpas dahil pahirapan tayo dito. Yan, kung mapapansin nyo ka farmer, hindi ko muna tinanggal yung pangilong niya. Didiskartehin muna natin. Medyo malaki na rin ang butas ng kanyang ano, ilong. Dun sa pinagbutasan, nagbutas nito. Hindi ko alam kung sino nagbutas nito. At hindi ko rin alam kung sino nagbuhol nito. So ito ka farmer, ito ipuputulin ko na ng kutsilyo dahil hindi ko ito makakalas basta-basta.
Kaya tayo lagi may baon na kutsilyo dahil kailangan talaga natin yung mga biglaan na ano. Tapos yung goma niyan, yung pa rin yung gagamitin ko. So itong bowl niya, kakalasin ko na rin yan. Tapos para malulusan, yun yung kailangan kong may pasok doon sa bagong pangilong. So dahan-dahan ho nating ipapasok ka farmer yung goma. Kapag ganito ka farmer, sana pagka gagawa kayo ng ganito, kung sakali man, no, kalma lang kayo, huwag muna kayong magkakape. Dahil hindi pwede dito yung magugulatin. Kasi kapag magugulatin kayo, yung baka magugulat din sa inyo. Gawa ng, lalo pag ganito, no, kailangan kalmado lang. So yung bowl natin, yung tinuro ko sa inyo. Yan. Tapos yung lubid na mismo lubid niya, pwede na nating ipasok. Yan. So, talagang nalalaban. May suporta naman tayong lubid kanina doon sa leg, nakita niyo naman. Tapos bowl lang ulit, kagaya nun sa pangilong. So, ito ko farmer ay itatatlong bowl ko. Para sure, kasi pagka ito ay nakalpas ay biyari, nahihirapan talaga. Yan, so yan po yung ating buhol. Okay na yan, ipitan lang. Ay, subukan natin himasin. Naninipaho talagang ano, baliw. Ayaw magpahawak. Ganda ng likod niya, oh. Mga ano, payat pa siya pero ano na yung likod niya, malapad na yung likod, yung itaas. Nanuluwag. So sunod natin ka farmer, tatanggalin ko na po yung nasa leg niya, yung suporta kanina. At talaga napakaputik na. May pulitan tayo magpalit, mag-uwi. Farmer, sana ay magamit nyo yung inyong napanood, yung mga konting diskarte natin. Sa actual ka farmer, sa totoo lang ay medyo nakakatakot itong ganito, pero sa una lang kapag ka naranasan nyo na, yung susunod ka farmer ay ano na lang sa inyo, basic na lang sa inyo para makuha nyo yung ating mga diskarte kung paano. Talagang matapang itong ating isang ito. Grabe ang putik, oh, kaparmer, oh. Kaya ayokong nagbabartulina ng baka, gawa ng abiya din masyado. Mas maigi pa rin yung pastol, saka humihina yung baka, humihina yung resistensya nila sa ulan at saka sa init kapag nakakulong ang baka. Pero no choice, talagang kailangan ikulong siya. Lulusan nyo na lang ako. Naninipa. Lulusan nyo na lang yung lubay pagka pakakainin. Ano ako? Thank you.
Okay na kapabar yung ating tinalita ng pangilong. Makaka-uwi na ho tayo ulit. Yeah, so sana nakakuha kayo ng diskarte kapabar. Maraming po salamat sa inyong pagtutok hanggang sa dulo ng video ito. Muli po, happy farming sa ating lahat at mag-iingat po kayo palagi. God bless po.